sa inyo guys, mga kamaster, no. Yung papakita ko lang sa inyo, kanina, nung hindi ko pa pinalitan ng suction valve, yung trouble nito, suction valve. Kaya kung makikita nyo yan, may dalawang trunyulan, naaalin, left and right. So, pag ito po yung nasira, noted ko lang, ang reading ng computer niya sa pump current, saka sa aming injector head niya, kaya nag 1-4 o kaya papababa pa saka namamatay yung makina. At yun nga, mid injector niya naging 400 to 500 mga baba, tapos sa may main injector head niya nasa 1-4 kasi ang normal yan dapat nasa 1-7 yung pump current, nasa 1-7 to 1-9 1-6 kaya 1-6 to 1-9 yan ang normal. Pagka nirib mo ng 2,000 RPM, dapat hanggang 1.6 lang. 1.5, ganun. So, bagsak siya. Pati yung main injector head, bagsak din siya. So, papakita ko sa iyo, sa inyo, kung papakita ko muna sa inyo kung saan nakalukit ito. Dito yan, guys, sa kanan ng engine. Sa kanan ng gulong. Ayan siya. Napagita ko na yun. Ayan siya. So, ayan. Ayan, napagita ko. So, ayan yung location niya. Tapos ito yung engine niya. Yan yung sa may Nissan Terra. Action valve pares yan sila ng Urban. Yung D350. Saka yung D23. Pares po sila yung action valve. Isa lang po yan yung makina. So, papakita ko sa inyo ngayon nung napalitan ko to. Kanina kasi, 1-4. Mabagsak siya ng 1-4. So, papakita ko sa inyo ngayon yung pump current. Ayan, kung nyo mapansin nyo, sa computer niya, ayan, yung highlight ko, pump current niya ay 1-7. Ayan, 1-7, 1-8. Ayan, 1-7, 1-8. So normal. Pagdating to sa main injector head, 600 to 500 normal siya kanina, naka nagpo 400 yan minsan tapos namamatay yung makina. Yan po yung sakit ng suction valve na sinasabi ko. So po yan. Yan, take note na lang sa inyo pagka nakita niyo yan sa reading. Pero dito kasi sa kasa, kita sa computer niya. So, try natin i-read ng 2000 RPM. Dapat ang revolution niya ay 1.6. Hindi babasa ng 1.6 sa 1.5. So, 2000 RPM. Yan. At hindi sa baba pa ng 1.4. Yan po. 1772.